Posibleng mga bakterya o kemikal sa kontaminadong candy ang nakalason sa halos 2,000 katao sa Caraga Region. Ayon po yan sa Food and Drug Administration o FDA. Kaya paalala maging ng Department of Health, suriing mabuti ang mga binibiling pagkain. Nakatutok si Steve Dailisan. E. coli, Salmonella at Staphylococcus, ilan lamang sa mga bakterya na ayon sa Food and Drugs Administration, maaring magdulot ng pananakit ng tiyan, pagdurumi at pagkahilo. Gaya ng dinanas ng halos 2,000 katao sa Caraga Region na kumain ng durian at mangosteen candy. Hindi rin daw isinasantabi ang chemical contamination, kaya may hiwalay na pagsusuri na gagawin dito sa Maynila. Possible mishandling, but I'm not saying yun. Yun talaga kasi kailangan mong isa-isahin yung posibleng cause ng poisoning. Ang pagkakontamina ng mga candy, posible ro nangyari sa mismong paggawa nito o di naman kaya sa repacking ng produkto. Para makapag-repack, kinakailangan may lisensya rin. Pero napag-alaman ng FDA na ang isa sa 2 manufacturer ng mismong candy, wala palang license to operate. Tinutunto naman ng PNP ang pinagmula ng mga ibinentang candy. May pananagutan daw ang mga naglalako, tindahan o supermarket sakaling magbenta ng expired na produkto. Dapat daw isinusoli sa manufacturer ang mga expired na produkto. Dapat din daw may bodega para di na umabot pa sa consumer. May dates of expiration yan. When you buy them, normally, mag-isip na kayo kung may discount na ganun kalaki. Mag-isip kayo bakit, di ba? Pinupush lang ba? Overstock lang ba yan? Sometimes it is. No? So, hindi palaging near expiration. Pero check na yung expiration. Ngayon, kung malayo, well and good for you. Kaya dapat daw maging mapanuri. Tingnan ang label, lalo na ang best before o expiry date, particular sa promo items o buy one, take one. Kung meron kang nabiling fake o sa tingin mo hindi maayos sa pagkakagawa, to protect yourself as well, i-report mo din. Hindi lang ikaw mo protection, kundi yung mas malaking komunidad. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.